Isang babae na na-stranded sa isang isla sa loob ng 18 taon. Ating alamin kung paano ito nangyari at kung paano siya namuhay ng mag-isa. What's up everyone? Joms TV here. Kung bago ka pa lang sa akin channel, ay mag-subscribe ka na. At huwag rin kalimutan ang notification bell button para lagi kang updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Ang kwento ng tinaguriang lone woman of San Nicolas ay nagsimula sa isang isla na kung tawagin ay San Nicolas Island na minsan ay naging tirahan ng mga katutubong Nicolino. Ang San Nicolas Island ay ang pinakamalayong isla mula sa baybayan ng California's Channel Islands na bahagi ng Ventura County. Ito ay may lapad na aabot sa 14,562 hektaryang lupain. Ang isla ay nadiskubre taong 1602 ng isang Spanish sailor na si Sebastian Vizcaino at ayon sa kanya, maraming katutubo ang namumuhay noon sa isla. Pagsapit ng taong 1800, ang populasyon ng tribo ay unti-unting nababawasan. Taong 1811, isang grupo ng kalalakihan na kung tawagin ay Kodiak mula Alaska ang nagpunta sa isla upang maghunting ng mga otters na siyang dahilan ng digmaan sa pagitan nila at ng mga Nicolino. Matapos ang kaguluhan at madugong digmaan ay umalis ang mga Kodiak sa isla habang ang natira sa mga Nicolino ay nasa 100 pababa na lamang mula sa orihinal nitong dami. At pagsapit ng taong 1835 ay nasa 12 na lamang ang populasyon ng tribo. Upang sila ay maproteksyonan, sa taon din iyon ay nagsagawa ang mga miyembro ng California Mission System ng agarang evacuations para sa mga Nicolino paalis sa isla. Ayon sa kwento, sa kasagsagan ng evacuation, may isang babae ang naiwan matapos mapilitang umalis ang barko dahil sa paparating na masamang panahon. May nagsabi rin na ang babae ay hindi talaga naiwanan nung una kundi ay kusa itong tumalon mula sa pag-aakala nitong may naiwan sa isla na isang batang lalaki na sinasabing anak niya o di kaya ay nakababata nitong kapatid. Ang nasabing babae ay namuhay sa isla na mag-isa sa loob ng 18 taon. Halimbawa ng kanyang mga kinakain sa isla ay ang mga halamang ugat, isda, talaba, shellfish at kung ano-ano pa. Ayon din sa kwento ng mga mangingisda ay may nakita silang babae na patakbo-takbo sa dalampasigan subalit hindi nila magawang mahanap ang babae. May isang lalaki naman na nagngangalang George Nidever ang nagawang mahanap ang babae sa pamamagitan ng pagsunod sa mga yapak nito sa buhangin at nakita nila ang babae na nakasuot ng green cormorant feeder. Ito ay masiyahin na sa mabuting kondisyon at nasa edad 50 ng kanilang matagpuan. Agad naman siyang isinama ni George sa Santa Barbara Mission na kung saan ito nakatira kasama ng kanyang asawa. Ang babae ay hindi gaano makausap dahil walang nakakaalam ng kanyang lingwahe at tanging sign language lang ang kanilang ginagawa upang siya ay makaintindi sa kung ano man ang nais nilang sabihin sa kanya. Sa kasamaang palad, ang babae ay nagtagal lang ng 7 linggo at ito ay namatay dahil sa pagbago ng kanyang diet o kinakain na naging sanhi ng pagkakaroon nito ng sakit na kung tawagin ay dysentery. Ang mga archaeologists ay nakakita ng mga ebidensya ng 2 lugar na tinirhan ng babae sa isla. Ito ay sa kuweba at pangalawa ay sa kubo na gawa sa buto ng balyena. May mga nakita din silang kagamitan ng babae katulad ng fishing hook, abalone shell dishes at pendant na yari sa buto ng ibon. Ang isla ay ginawa na ngayong training at testing area ng mga Navy personnel mula sa United States. Ang kwento ng babae ang nasa likod ng award-winning 1961 novel na may pamagat na Island of the Blue Dolphins.
Kung sakali man na ikaw ay ma-stranded sa isang isla, kakayanin mo bang mabuhay na mag-isa sa loob ng mahabang panahon? Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Muli, magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Maraming salamat!